Kinonsulta kanina ni Education Secretary Brother Armin Luistro ang Catholic Bishops Conference of the Philippines tungkol sa pagtuturo ng sex education sa public schools. Ang sabi ni Luistro, umpisa pa lamang ito ng mga seryo ng konsultasyon na kanyang gagawin tungkol sa sex education. Pero inamin naman ni Luistro na prioridad niya ngayon ang pagtugon sa patuloy na problema ng kawalan ng mga silid-aralan at guro. Nasira ang higit 100 hektarya ng mga pananim sa dalawang bayan sa Batangas dahil sa pananalasa ng pesteng uod. Mula sa Batangas, nagpapatrol Joan Panopio. Tubo, palay at mais ang mga tanim ni Mang Ernesto Marasigan sa halos 8 hektaryang lupain na ito. Sa loob ng halos 3 dekadang pagsasaka, ngayon lang niya naranasan ang mapeste ng uod. Baka maubos sa amin mga pananim na yan eh. Sila namin pinakikinabangan yan eh. Yan lang ang pinakikinabangan namin dito sa pagbubukid namin. Sa isang puno pa lamang ng tubong ito, makikita natin ang daan-daang mga uod na unti-unting umuubos ng mga dahon. Nangagamba tuloy ang mga residente dito na baka isang araw tuluyan ang maubos ang kanilang mga pananim. Nauwi rin sa wala ang halos 15 pisong pinuhunan sa palayan ni Mang Lando. Balak namin bumbahin ay nasabi ng aming mga karatay, huwag na't lalong nagagalay. Paliwanag ng Municipal Agriculture Office ng Calaca, Batangas, Army Worm ang namiminsala sa mga taniman. Yung uod ay galing sa itlog ng paru-paro. Yung paru-paro na yun, pag nangitlog siya, more than 600 eggs. Higit 100 hektaryang taniman na ang nasira sa 23 barangay sa Calaca sa loob ng isang linggo. Naglabas na rin na 50,000 pisong pondo ang Municipal Agriculture Office para sa pamamahagi ng insecticides. Sa bayan ng Tuwi, may ulat na rin ang pananalasa ng pesteng uod. Sinisikap namang maagapan ito sa pamimigay ng mga pestisidyo. Pero kung hindi ito mapipigilan, posibleng ideklara na ang state of calamity sa bayan. Joan Panopio, Patrol ng Pilipino, Batangas.